Hello. Lahat po ay inanyayahan ng pumasok at tayo po ay magsisimula sa ating panambahan. Wala na po tayong untahan, wala na po tayong kumustahan. Tayo magkoconcentrate sa ating panambahan sapagkat ito ay nais ng Panginoon na patuloy na ihanda ang ating mga puso, ang ating isipan para siya ay ating sambahin. Yung pong mga nasa labas pa ay pumasok na. Sa ating pong pagsisimula ay tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa inyo sa oras na ito sapagkat nais po namin na kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nais po namin malaman ninyo ang bawat damdamin at ang bawat naisipan ng bawat isa sa amin na kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ang inyong proteksyon sa isang linggong nagdaan ay amin pong ina-acknowledge yun sapagkat kayo ay Diyos na mabuti sa lahat ng inyong mga anak. Narito ang inyong mga anak, handa na kayo ay sambahin. Handa na kayo ay awitan, panalanginan, at magbigay kayo ng mensahe sa araw na ito. Kaya ang dalangin po namin Ama, tanggapin po ninyo ang aming panambahan. Tanggapin po ninyo ang bawat isa sa amin. At kung kami mang Panginoon ay nagkasala sa loob ng isang linggong nagdaan, na ito'y aming binanggit, na ito'y aming sinabi, o ito'y aming inisip at ginawa, patuwarin niyo po kami, Ama, sapagkat nais namin humarap sa inyo na mayroong kaming malinis na kaisipan at damdamin. Dumadalain kami sa umagang ito. Pangunahan mo ang lahat ng aming gagawin sapagkat nais namin, Ama, na maging maayos at mabangusam yon sa inyong harapan ang lahat ng aming gagawin at ito'y maging katanggap-tanggap sa inyo. Dumadalain kami sa umagang ito sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumindig at basahin natin ang banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan natin sa mga awit 118, 1 to 6. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang mga taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na si Yahweh, bayang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya takwit kanyang iniligtas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Salamat po. Tayo po'y maupo at tayo magpapatuloy sa ating pag-aawitan. Ama, natili po tayo nakatayo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at pagpuri sa Panginoon ngayong umaga na to. Tuningang nakaka-bless yung araw na to. Bago po tayo magsimula, pwede po bang batiin natin ng magandang araw yung ating mga katabi at ngitian natin sila ng malaking-malaking ngiti. Sabi nga dito sa Psalms 34 verse 1, I will extol the Lord at all the time. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me.
Let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Walang katapusan ang pagpupuri natin sa Panginoon. Tayo po ay kumanta ng endless praise. Yeah.
Siya ng Panginoon. Kahit na madami tayong struggle sa buhay na dumarating, nandyan pa rin siya at nag-aantay ng lumapit sa Kanya at hingin ng Kanya mga kamay pabalik sa Kanya. Lahat ng papuri ay iangat natin sa Kanya. Sabay natin, awitin ng above. Took the fall.
Oh,
sa aming lahat. At sana po, bless you po lahat po ng tao dito sa Singapore. Ay, punta, tayo mo po. Ngayon po ay napakabuti ng Panginoon sapagkat mayroon tayong mga kapatiran na maghahandog ng napakagandang awitin. Tinatawagan ko po ang quartet para atin pong marinig ang kanilang mga awitin. That's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Everlasting, your light will shine when all else fades. Maraming salamat, Caleb and Kels Quartet. Ang ating mga ipinagmamalaki na produkto ng ating church at sa biyaya ng Panginoon, sila ay nagpapagamit sa Panginoon. So muli nating i-appreciate ang kanila pong mga tinig, ang kanilang mga talento sa pamagitan ng pagpalakpak sa Panginoon.
Maraming salamat din sa ating music team na nanguna sa ating pagsamba ngayong umaga. At magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone. At dahil ngayon po ay February 21, gusto lang natin ipaalala na this coming Sunday, February 28, our worship service will happen at 3 o'clock in the afternoon. Wala pong pupunta ng umaga dahil ang datatan nyo lang po dito ay yung naglilinis at nagde-decorate. So sa Sunday po, February 28, ang ating 30th anniversary. Ang ating 30th anniversary ay gaganapin alas 3 ng hapon. Ngayon pong umagang ito, ipagpapatuloy natin yung serya ng ating pag-aaral sa Exemplifying the Gospel. At naalala, kung maalala natin, ang nais po nating ibigyan ng pansin or emphasis sa tema na ito ay Exemplifying means living out aloud the gospel. Ipinamumuhay ng hindi ikinahihiya, ipinamumuhay upang ipakita sa madla na tayo ay binago ng mabuting balita. The whole theme for the whole month of February is about living out aloud the gospel. Ipamuhay ng walang kahihiyan, ipakita na tayo'y binago at ipinamumuhay sa pamagitan ng ating labi, sa pamagitan ng ating ginagawa at pag-iisip na ang mabuting balita, the good news or the gospel, is inside of us. Ito ay nasa atin at dapat nating ito ipamuhay hindi lamang tuwing Linggo kung tayo nasa church, kundi bawat sandali ng ating buhay. Mayroon pong isang matandang babae na ang kanyang, kung paano siya binago ng mabuting balita, ay nagdulot sa kanyang matinding panalangin. She became prayerful. At isa sa ministry niya sa loob ng church ay intercessor o yung laging nananalangin. At dahil siya'y intercessor, nakagisna na niyang manalangin sa lahat ng sandali tuwing umaga. Doon sa kanyang gate sa may harapan, siya ay naroroon, nagdidilig ng mga halaman at laging bumubukas yung kanyang bibig sa panalangin ng mahina. At dahil dito, yung kanyang kapitbahay, laging napapansin habang nagdidilig siya, laging nakabukas at parang nagsasalitang mayroong kausap. At dahil yung kanyang kapitbahay ay hindi naman Christian, tinanong niya ito at sinabi niya, "Hoy, hoy, kapitbahay, ano bang ginagawa mo? Ba't parang may kinakausap ka dyan? Meron ka ba nakikitang duwende dyan? O tiyana?" Ang sabi ng Christian na ito na umaattend sa Prayerful Alliance Church, ang sabi niya, "Ako ay nananalangin dahil ito yung paraan ng pagbabago ng Diyos sa aking buhay noong ako'y nakakilala sa Kanya." "Eh ano naman pinapanalangin mo?" Ang sinasabi niya ay, "Ang panalangin ko ay patungkol sa ating barangay, lalo na sa aking mga kapitbahay na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus." Ang sabi niya, "Eh kung maniniwala ka sa Panginoong Hesus, eh kanya-kanya tayong paniniwala. Huwag ka na nananalangin. At parang ang tingin namin sa iyo, nawawalan ka na yata sa sarili mo." Ang sabi niya, "Hayaan mo na lang ako dahil ito naman ay aking paraan ng pananalangin." Pagising niya sa umaga, ang Christian na ito ay patuloy pa rin nananalangin. At lumapit muli ang kapitbahay at ang sabi niya, "Ano naman yung dinadalangin mo ngayon?" Ang sinabi ng Christian na ito, "Ipinapanalangin ko ang ating mga barangay, ang ating mga kapitbahay, at nais kong hilingin sa Panginoon na ako ay supplyan niya ng grocery. Ipinapanalangin kong magkaroon ng grocery na darating kahit wala akong pambili." Ang sabi ng kapitbahay, "Hindi ka tutugulin ng Diyos dahil sinabi na pagka tayo ay nanalangin, kailangan tayo rin ay gumawa. Huwag ka nalang panalangin na panalangin. Kailangan gumawa ka rin." Ang sabi niya, "Ang Diyos ang tutugon sa aking panalangin sa kanyang kaparaanan." Lumipas ang isang araw at nakita na naman ang babaeng ito ng kapitbahay, nananalangin na naman si Christian. Kaya ang sabi niya, "Papatunayan ko." Sinabi niya sa sarili, "Papatunayan ko hindi totoo yung kanyang pinapanalanginan. Ako ang bibili ng grocery. Sasabihin ko sa kanya, sa aking galing to, hindi sa Diyos." Kaya isang araw, pagising niya sa umaga, dahan-dahan niya nilagay isang supot ng grocery doon sa kanyang gate, sa gate ng kanyang ng Christian na ito. Kaya pagising ng Christian, habang siya nagdidilig, napasigaw ang Christian na ito at sabi niya,
Lord, purihin ka! Dahil dinagpadala ka ng grocery, malakas, nagpapasalamat siya. Lumabas ang kapitbahay na kontrabida at ang sabi niya, hoy, kapitbahay, hindi Diyos ang nagpadala niyan. Ako ang bumili niyan. Ako ang naglagay diyan sa harapan mo. Walang Diyos na tumugon sa iyo. Ang sabi ng Christian, sumigaw siya ng malakas at sabi niya, Panginoon, maraming salamat. Gumamit ka pa ng demonyo para magpadala dito ng grocery. Ako'y naniniwalang sa church na ito, walang demonyo. Ito yung mga kontra ng kontra sa gawain ng mananampalataya. Lahat ng ginagawa ng Christian, kontra ng kontra, comment ng comment, sa halip na makapamuhay ng ayon sa salita ng Diyos, nakakapamuhay ayon dun sa kanyang kagustuhan. Samahan niyo po muna ako sa sandaling panalangin. Gusto naming ialay, Panginoon, ang mensaheng ito na makita na kayo, O Diyos, ang sentro. Your gospel is the center of our study. And truly, indeed, there is no other gospel that we should be aligning ourselves to except you as our Lord and Savior. Thank you, for you are the gospel. Ang panalangin namin, hindi lang namin ito maunawaan sa aming isip, maipamuhay nawa namin ito araw-araw. Maging dun sa desire ng puso namin, kung paano namin babaguhin yung aming pagnanais, yung aming desire sa maraming bagay, baguhin namin ito ayon sa inyong salita. Mangusap kayo. Ang bawat isa sa amin ay nakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatang Jesus is the Gospel. Si Jesus ang mabuting balita. Dahil si Jesus ang mabuting balita, walang ibang dapat na maitaas at masamba, mapapurihan at dapat nating luwalhatiin araw-araw kundi ang Panginoong Jesus. Kung mayroon mang dapat tayong i-idolize, kung mayroon man tayong dapat i-look up to, mayroon man tayong dapat na i-pattern yung ating buhay, ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. We may be proud of our parents, we want to become our parents. Marahil proud tayo sa ating mga lolo-lola. Pero tandaan natin, ang pagkilala at ang dapat nating i-align ang ating mga sarili ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus is the gospel. Ang ating tema na exemplifying the gospel simply means living out aloud who Jesus is. Ipinamumuhay sa ating buhay kung sino si Kristo sa atin. Ito ang ibig sabihin ng tema natin ngayong buwan. And if we will only understand this, maiiwasan, mababawasan ang pagkakagalit-galit, mababawasan ang chismisan, at ganun din, mas mapapaigting yung buhay natin para makilala na si Jesus ang ating Panginoon. Ating hahanguin ang ating pag-aaral sa 1 Korinto kapitulo 15 talatang 1 hanggang 4. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi dito, mga kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo ring tinanggap at inyong pinaninindigan. Sa pamagitan din nito, kayo ay ligtas kapag nanghahawakan kayong matatag sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung sumampalataya kayo ng walang kabuluhan. Ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo nung una pa malamang ang akin din tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Siya rin ay inilibing at siya ay ibinangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kung titingnan po natin, yung salitang ebanghelyo doon sa verse 1 na ating binasa ay patungkol sa gospel. Ang gospel po sa Tagalog ay
mabuting balita. Ang ibig sabihin niyan, good news or mabuting balita sa Tagalog or ebanghelyo. Kaya yung salitang ebanghelyo doon sa verse 1, ipinakita na ito ay tinanggap. Ano ba yung tinanggap na yun? What is the gospel that they received? Tinanggap. Sa pamagitan nito, kayo ay ligtas. Because of the gospel, tayo ay naligtas. Ano ba yung gospel na yun para makapagligtas? Tayo'y maliligtas kung, ang sabi dito sa verse 2, kung manghahawakan tayo ng matatag. Dahil maraming humahawak pero hindi naman matatag. Manghahawak tayo ng matatag sa salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na lamang kung sumampalataya kayo ng walang kabuluhan. Ito po malinaw na ipinapakita sa verse 2, mayroong pagsampalataya na walang kabuluhan. Mga kapatid, do not be deceived. Not all faith saves. Hindi lahat ng pananampalataya ay nakapagliligtas. Mayroong sa pagsampalataya na walang kabuluhan. Ano ito? Pag kayo ay natakot na lamang sa impyerno, ayaw pumunta ng impyerno, gusto pumunta ng langit, ang gagawin, mananampalataya sa Panginoong Jesus. Nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus dahil sa takot sa impyerno. That is a wrong faith. Ito ay maling pananampalataya. Ano ang tamang pananampalataya? Ang tamang pananampalataya, yung pagkilala na si Jesus ay kailangan natin sa buhay. Hindi tayo mananampalataya kasi meron tayong kinatatakutan ng impyerno. Manampalataya tayo dahil kailangan natin si Jesus. Magiging mali ang pananampalataya kung nakafocus tayo, hindi kay Jesus, nakafocus tayo sa impyerno. Mali ang pananampalataya kung nakafocus tayo sa ating mga ginagawa. Gagawin ko to kasi pag hindi ko to ginawa, hindi ako maliligtas, mapupunta ako ng impyerno. Mag-church ako kasi pag hindi ako nag-church, baka mapunta ako ng impyerno. That is a wrong faith. And that is not what the gospel is teaching. The gospel teaches that Jesus should only be the reason. Siya lang yung dapat na dahilan for our life. Sabi sa verse 3 and 4, ito ay sapagkat ibinigay ko na sa inyo yung una pa lamang na tinanggap ni Apostol Pablo. Ano yung tinanggap niya? At ano yung ipinapangaral niya? What is the gospel? Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, siya'y inilibing at ibinangon sa ikatlong araw. Magfo-focus po tayo sa dalawang bagay na sinabi ni Pablo tungkol sa gospel. What is the gospel? Ano yung dapat natin i-exemplify? Ano yung dapat natin ipamuhay? Ang sabi diyan, sinabi ni Apostol Pablo, ang buong gospel ay si Kristo na namatay para sa ating kasalanan, inilibing at nagbangon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ang kahulugan ng kanyang pagkamatay at kanyang pagbangon? What is the meaning of his death and his resurrection? It's not just about Easter Sunday this coming April. It's something else that should be deeper in our heart. Kailangan nating maunawaan kung bakit siya namatay, para saan siya namatay, at bakit kailangan pa siyang bumangon o mabuhay na mag-uli. But first, let us define, just to clarify, ano ba ang ibig sabihin ng gospel? What is the gospel? Ano ba yung mabuting balita? The word gospel came from the Greek word euangelion, which means good news. Ito'y nagmula sa Griyegong salita na euangelion. Kung naalala nyo noong nakaraang taon, the same 2020, pinag-aralan din natin ang gospel. Why do we have to keep on studying the gospel? Bakit nga ba natin ito kailangan balikan? Dahil maraming mga Christian naniniwala na pagka tinanggap si Jesus, sapat na ang lahat. Hindi na ipapamuhay araw-araw. At maraming mananampalatayang hindi nagbubunga dahil sa kanilang maling pamumuhay. Ito yung dahilan kung bakit natin ito dapat aralin. When we say good news, mabuting balita, mayroon itong excitement. Pag sinabing good news, gusto natin itong ipamalita sa iba. Kasi good news. Yung iba mahilig magbalita ng bad news. Pero pag sinabi natin good news, yung euangelion, the gospel, it simply means about Christ. He is the good news.
wala namang ibang good news na dapat natin ipamalita, kundi si Kristo lamang. So yung Euangelion ng ibig sabihin ay good news, ipinapakita yung halaga ng ipamuhay si Kristo sa ating mga sarili. So kung tayo'y nabubuhay para kay Kristo, we do not need to talk. Our walk says it all. Hindi na natin kailangan magsalita. Dahil yung buhay pa lamang natin, mensahe na para sa ibang tao. Meron na po bang nag-approach sa inyo na sabihin, Christian ka siguro. Meron po ba nag-approach sa inyo ng ganun? Christian ka siguro. Pag meron po nag-approach ng ganun, matuwa po tayo. Ibig sabihin, nakikita sa atin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Christian. Tagasunod ni Kristo. Meron po ba sa inyo nag-approach na Christian ka? Pag meron pong nagtanong sa inyo na gano'n, born again ka? Born again Christian? Ma-offend po kayo. Ma-offend kayo sa Panginoon dahil rebuke yon ni Lord sa atin. Hindi nakikita si atin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Ginamit ni Lord yung tao na yon para ipakita ang hindi nakikita sa atin si Kristo. Kaya nagtatanong at nagtataka ng bonggang-bongga, ang pagtataka. Born again ka? Hindi obvious. Ang una dun sa dalawa nating pag-aaralan, the first one is about the meaning of His death. Christ died for our sins. At dahil siya ay namatay sa atin, ang ibig sabihin nito, He died willingly. Hindi siya napilitan na ialay yung kanyang sarili para sa atin. Namatay siya dahil ito ay kanyang pagsunod. Ano ang implication nito sa atin? Kung siya ay namatay dahil sa kanyang pagsunod sa Ama, in Philippians chapter 2, it stated, He obeyed even death. Siya ay sumunod kahit sa kamatayan. He died willingly. It means and it implies our complete obedience to the Lord. Ito yung dapat nating isaisip. Tayo ay tinawag para sumunod sa Panginoon. So kung tayo ay nagpasakop sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon, kailangan tayong sumunod. Number two, He died to put away sin. Ang Kanyang kamatayan ang naglayo sa kasalanan. Because of His death, ang lahat ng kasalanan ay Kanyang pinatawad. Hindi na kailangan pang mayroong ialay na hayop para patayin. His death on the cross suffice what needs to be sacrificed. Sapat na ang lahat ng ito para tanggalin ang kasalanan. Kaya mga kapatid, ang lahat ng ating kasalanan kahapon, ngayon at bukas, pinatawad na ng Panginoon. Ang nasisira na lamang ay yung relasyon natin sa Kanya. Na tuwing tayo nagkakasala, kailangan tayong humiling ng kapatawaran dahil nasisira, nagkakaroon ng lamat yung relasyon natin sa ating Ama sa Langit. And number three, He died to become victorious. Kung titignan po natin na hindi talaga angkop sa ating pananaw na ang kamatayan ay tagumpay. Ulitin po natin, sa ating pananaw, ang kamatayan, hindi natin i-interpret na tagumpay. Pag sinabi natin kamatayan, ito ay kinaawaan natin, kawawa naman. Pero ito yung pinapakita ng pagpaparaya sa sarili. Dahil dun sa kanyang kamatayan, tiningnan ito na tagumpay mula sa kamatayan at kasalanan. Kaya po sa atin, ano ang ibig sabihin nito? We have to get rid of our pride. Kung titingnan natin ang Panginoong Jesus in His human being, pwede niyang sabihin, ako pa ang mamamatay. Ako na nagsakripisyo, ako pa ang mamamatay. Nasaan yung karapatan ko? At ito yung karaniwan nating ginagawa sa ating mga pagkukunwari at yung pag-aalibay sa ating kasalanan. Karapatan ko to. Karapatan ko. Kaya maraming mga tao hindi nagiging masaya sa kanilang buhay dahil ang ipinaglalaban ay ating karapatan.
tandaan natin, ang ating karapatan ay nasa salita ng Diyos. Do not find your right in what you believe is right. You find your rights through the gospel. Kung ano ang sinabi ng Biblia, ito ang karapatan mo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na pag tayo'y sinampal, karapatan kong gumanti sa kabila. Pag ako'y siniraan sa Facebook, kailangan gumanti ako dahil pagtama ka, ipaglaban mo. Ito yung tinuturo ng mundo. Karapatan mo ito. Pero ang sinasabi ng Bible ay iba. Pag ikaw ay sinampal, ialay mo pa yung kabilang pisngi mo. Ang iyong mga kaaway, sa ating paningin, dapat nating gantihan. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Wala kang karapatan para gumanti. Ako ang maghihiganti para sa iyo. Ang karapatan mo, ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay mahalin mo, ibigin mo ang iyong kaaway. Yun ang karapatan natin. Hindi natin karapatan yung gumanti. And this is the common mistake that we are all falling in. We fail to understand what the Bible is teaching us. Our right is not based on what we should be believing. Our right is based on the Bible. If we fail to read and study the Bible, we fail being a Christian. Kung hindi tayo nagbabasa, hindi tayo tunay na mananampalataya. We will never get to be along with God kung lagi na lamang tayong iniisang tabi ang salita ng Diyos. Hindi natin siya tunay na makikilala kung hindi naman natin binabasa ang kanyang salita. Ito ang sinabi ng Bible na dapat po nating alalahanin. Ayon sa kautusan, na halos ang lahat ng bagay ay nalilinis sa pamagitan ng dugo. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Hindi tayo patatawarin, hindi magkakaroon ng bagong buhay kung hindi namatay ang Panginoong Jesus. And that should be our real meaning. Why does he need to die? Bakit nga ba kailangan pa siyang mamatay? Hindi magkakaroon ng kapatawaran kung walang mamamatay. Ito po ang ibig sabihin ng Christ dying on the cross upang ang ating kasalanan ay mapatawad. Mayroong dalawang interpretation dito. Ang unang interpretation ay masaya at relax. Dahil sagot na ni Lord ang lahat ng kapatawaran sa ating kasalanan, relax na lang tayo magpakasasa sa kasalanan. Total, solved na, pinatawad na. Mabuhay sa kasalanan, magpakasasa, ipakita sa madla na tayo nabubuhay sa kasalanan, o magpabalik-balik na lamang tayo sa pagsisisi at gawa ng kasalanan dahil pinatawad na ang kasalanan. Or yung pangalawang interpretation, na dahil si Kristo ang nagbayad ng kasalanan, ang ating gagawin ngayon ay mabubuhay para sa Panginoon ng mayroong kahihiyan. Nasasabihin natin sa sarili ko, sa sarili natin, ayokong mabuhay para sa sarili ko. Mabubuhay ako para sa Panginoon dahil namatay siya para sa akin. Yung dapat na ako ang magsisi, ako yung mamatay, siya ang gumawa nun. Mabubuhay ako kung ano yung kalugod-lugod sa kanya. Pumili tayo. Anong interpretation ang dapat nating gawin doon sa nabasa natin sa 1 Korinto 15, talatang 3. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Yung pangalawa naman na sinabi ni Apostol Pablo, hindi lang siya namatay, nanatiling patay, siya ay inilibing at siya ay nabuhay na maguli sa pangatlong araw. He rose again the third day. Bakit mahalaga ang kanyang muling pagkabuhay? Hindi ba sapat na ang kasalanan ay pinatawad na? Hindi ba sapat na siya ay namatay para sa ating lahat? Ang dahilan kung bakit kailangan siyang mabuhay na maguli,
dahil ipinapakita dito ang kanyang pagiging Diyos. It proves His deity of being God. We cannot worship Him as the Lord of Lords and the King of Kings if He remained dead. Kung siya ay namnatiling patay, eh hindi siya tunay na Diyos. Kaya siya ay nabuhay na maguli upang pakita na siya ay Diyos. Pangalawa, ito ay katuparan sa lahat ng mga hula noong lumang tipan. It fulfills the prophecy long time ago. And if the Bible is indeed true, it should come true. Kung ito'y totoo, dapat ito ay mangyari. At ito'y nangyari na ganap sa magitan ng Panginoong Jesus. Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, walang katotohanan ang kanyang salita. Hindi siya dapat pag-aralan, hindi siya dapat basahin. The reason why it became powerful, the Word of God became powerful, why? Because it came through Jesus Christ, sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, sa atin, hindi natin mauunawaan ng lubos ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos kung ito ay hindi talaga natin pinag-aaralan. Meron ba tayo naalala ng mga talata sa Old Testament na tungkol sa prophecy? Marahil kakaunti lang sa atin na nakakaalala. Sa Micah, it was prophesied about Bethlehem. In the book of Isaiah, it was prophesied. Hinulaan na ipanganganak sa atin. Isaiah chapter 9 verse 6. And we have so many verses sa Old Testament na nagpapakita ng katuparan ng mga hula. Bakit kailangan pa siyang mabuhay sa ikatlong araw? It renders our faith valid. Ito ang halaga ng ating pananampalataya ay totoo dahil sa Panginoong Jesus na nabuhay na maguli. Kung siya ay namatay at nanatiling patay, baliwala ang ating pananampalataya. And I must tell you that maraming mga tao ngayon ay nagluluksa sa pagkawala at pagkamatay ni Brother Eli Soriano. Mayroon tayong mga kaibigan, marahil ay may kamag-anak na nasa dating daan. Si Brother Eli Soriano ang founder ng dating daan at makikita naman natin yung bunga ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Yun nga lang, mayroon silang taliwas na paniniwala, nakakaiba sa paniniwala natin bilang born again. Isa sa taliwas na paniniwala nila na si Jesus ay hindi tao. Ang paniniwala ng dating daan, si Jesus ay Diyos lamang at hindi siya tao. Nung siya ay nandito sa lupa, siya ay nagkatawang tao pero hindi siya tao. Ito ay hindi natin pinaniniwalaan dahil si Jesus, ang ating paniniwala si Jesus ay 100% na tao, 100% na Diyos. Pero hindi na kailangan pang, at ito ang magiging issue, kung si Brother Eli Soriano ay mabuhay na maguli, aking hinuhula ngayong umagang ito, magkakaroon ng bagong relihiyon. Kung mayroon tayong mabalitaan na taong nabuhay na maguli, maraming tao, Pinoy, ang sasamba sa taong nabuhay na maguli. Dahil ito ang nature natin, mapanambahin, marami tayong kinikilala. At ito yung nagiging kahinaan natin. Sa sobrang dami ng ating kinikilala, lahat na lang tinatanggap, eh total, papunta naman yan sa Diyos, okay na yan. Eh total, tungkol niya sa Diyos, pwede na rin yan. Kaya maraming mga tao ang laging paniniwala, okay lang kahit saan ka pumunta. Basta papunta sa Diyos, okay lang yun. Ang tinitingnan nila ay parabang ang lahat ng ito, basta iisang destinasyon ay pwede. Hindi po iyon ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay pumunta tayo dun sa daan na ipinakita ng Diyos na tamang daan. John chapter 14 verse 6. There is no other way. There are no other ways. Walang ibang daan. Jesus Christ is the only way, the only truth, and the only life. Siya lamang yung nag-iisa.
Kaya hindi natin pwedeng sabihin, total, papunta yan sa Diyos. Ito, papunta sa Diyos. Dito, dadaan muna ako kay ganito, kay ganyan, bago dito, tapos pupunta rin yan sa Diyos. So, pwede kahit alin dyan, total, papunta sa Diyos. Hindi iyon ang naisang Panginoon. Ang naisang Panginoon, si Kristo lamang ang dapat nating panaligan. Walang iba. Si Kristo lamang yung dapat nating ialay yung ating panalangin. Hindi tayo mananalangin sa iba. Hindi tayo sasamba, hindi tayo kikilala ng iba. Kaya mali ang mga maging yung mga born again na masyadong itinataas ang pastor. Masyadong itinataas ang denomination. Kung hindi si Kristo ang naitaas, ito ay hindi gospel. That is not the gospel. Para po sa akin, ang tawag ko po doon ay diluted gospel. Ibig sabihin, hindi siya puro na gospel. Nandyan si Jesus Christ na ipinapangaral, pero ipinopromote pa rin ng pastor, ipinopromote pa rin yung denomination. Diluted gospel. Marahil yung iba, nandyan si Jesus Christ, pero pinopromote yung activities. Kailangan ipantay yung activities kay Jesus Christ. Na pagkalumamang si Jesus Christ dun sa activities, mali na. That is diluted gospel. What is the gospel? Jesus Christ alone. Wala nang iba. And this is what the Bible says when it comes to our faith. What renders our faith valid para maging makabuluhan yung pananampalataya? Ito ay sapagkat kung hindi ibabangon ang patay, maging si Kristo hindi nagbangon. Kung si Kristo ay hindi nagbangon, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. And this is the reality. Kung walang resurrection, kung walang Easter Sunday, baliwala ang ating pananampalataya. Everything that we believe in is vain. Walang katuturan. Kaya mga kapatid, let us be very careful. Sino bang dahilan bakit tayo nandito ngayon? Sino bang dahilan bakit tayo umaawit? Bakit tayo sumasamba? Bakit tayo nananalangin? Bakit tayo nandito ngayon? Are we exemplifying the gospel? Ipinapakita ba natin talaga yung gospel? Nagbago ng puso natin. Kung paano natin nilalayuan yung kasalanan? Kung paano tayo nandidiri sa kasalanan? Dahil ba to sa gospel? Dahil ba to kay Kristo? O dahil, ay, nandiyan si pastor? O dahil kay pastor? Naalala ko si yung ating dating pastor, si Pastor Emil. Minsan nag-Bible study siya sa mga youth, mga dating youth na nandito sa Baliwag Alliance Church. Pag dumaan si pastor, lahat ng mga bote, nagiinuman, nagtatapunan. Marinig lang yung yabag ni nung dati nating pastor. Tinatapon talaga. Naalala doon niya yung lamesa na merong tablecloth. Binalunbon yung tablecloth, inihagis doon sa kabilang pader dahil dumaan ang pastor. Ibig sabihin, lahat na lang ng bagay nakatuon doon sa pastor. Hindi naman mali na tayo ay natatakot sa lingkod ng Diyos dahil tayo ay iko-correct. Hindi naman po mali iyon. Hindi naman po mali na tayo'y natatakot sa ating mga magulang na tayo'y iko-correct. Hindi mali iyon. Pero dapat nating tingnan, sa umpisa pa lang, may tao o wala, may magulang o wala, may pastor o wala, tama ba yung ginagawa ko? Nandidiri ba ako sa kasalanan? O sarap na sarap ako sa kasalanan? Ano ang kasalanan sa atin ngayon? Ano ang kasalanan? Paano natin ito pinapahalagahan? Hanggang ngayon po ba, alipin pa rin tayo ng pornography? Alipin pa rin ba tayo ng ating pinapanood araw-araw na hindi tayo makawala dahil tayo ay nakatali? Alipin pa rin ba tayo ng sugal? Pag meron na tayong nakikitang lamesa at naririyan na ang mga kaklase natin, kahit anong pilit natin lumayo, lagi tayong nalalaglag sa kasalanan. Alipin pa rin ba tayo ng alak hanggang ngayon? O yung iba, chismis, hindi makontrol ang dila. Pag merong narinig, gustong uriratin, ano yun, ano yun, ano yun?
Hindi makakatulog pag hindi nabalitaan yung nabalitaan ng kanyang kumari. Ang dami sa atin, sa ating bibig, gustong magsisi sa kasalanan. Pero sa puso natin, niyayakap ang kasalanan. Ang sabi ng 1 Korinto 15, kayo ay nasa inyo pa rin mga kasalanan. Kung hindi natin pinananaligan ang namatay sa krus at nabuhay na maguli. Meron pong isang website ang nagpaliwanag ng ganito patungkol sa gospel. Yung website na ito may pangalang lifeinsixwords.com. Gospel stands from the very beginning of Genesis all the way to the last chapter of the book of Revelation. G, God created us to be with Him. That is the real gospel. Nilalang ng Diyos ang bawat isa sa atin para makapiling niya magpasawalang hanggan. And that's what He did to Adam and Eve. He created Adam and Eve to be with Him forever. Letter O, our sin separated us from God. From Genesis chapter 3, we will find that human fell under sin, nalaglag sa kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay. We were separated. At kung naalala natin, pinag-aralan natin noong unang linggo, ay tungkol sa kamatayan. Death simply means being separated from God. Letter S, sins cannot be removed by good deeds. Makikita natin dung, sa unang mga chapter ng Genesis hanggang doon sa Malakay, makikita na natin na maraming mga taong gumagawa ng kaparaanan para mapalapit sa Diyos. Pero ang tunay na paraan para tayo mapalapit sa Diyos ay hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus. Letter P, paying the price for sin, Jesus died. Para bayaran ang ating mga kasalanan, si Jesus ay namatay. At ito'y makikita natin sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Letter E, everyone who trusts in Him alone has eternal life. Ang sino man sa atin na nagtiwala sa Kanya lamang, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming religion ang ipinopromote, pag kayo'y nakabilang sa relihiyon, kayo ay maliligtas. But what we believe is that anyone or everyone among us, all of us who trust, who accept Jesus Christ alone, has eternal life. So, ibig po sabihin, kahit po kayo kamako, alliance, pero wala si Kristo sa inyo, hindi ibig sabihin nito tayo ay ligtas. And letter L, life with Jesus starts now and ends forever. All the way to the book of Revelation, makikita natin yung halaga nang tayo ay nabubuhay at tayo ay kinuha ng Diyos papunta sa langit at magpasawalang hanggan, makakasama na ang Panginoong Jesus, sinasamba siya. This is the whole gospel. It started with God and it ends with God. It started with Jesus Christ and ends with Jesus Christ. Ito yung dapat natin in-exemplify. Ito yung dapat na nakikita sa atin, si Kristo. Mga kapatid, hindi ko sinasabing ako ay mas malinis sa atin. Hindi ko rin gustong sabihin na ako ay mas nabubuhay ng mas banal kaysa sa atin. Ang nais ko pong sabihin, lahat tayo ay nasa mundong ibabaw, nagkakamali, nagkakasala. Lahat tayo ay mayroong mga kasalanan na nais i-correct ng Diyos, nais itama ng Diyos. Marami sa atin naliligaw ng landas. Pero kailangan nating bumalik sa Kanya at kilalanin kung sino siya at ipamuhay araw-araw. This is the gospel. Tayo'y nagkamali, nagkasala, lumapit tayo, humiling tayo ng kapatawaran. Tayo'y patatawarin. Ang nais lang ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya dahil Siya yung kailangan natin. Hindi tayo babalik sa Kanya dahil takot tayo sa impyerno. Babalik tayo sa Kanya dahil Siya yung kailangan natin. At gusto nating mabuhay para sa Kanya. Si Apostol Pablo, ito yung ipinangaral niya at dito po ako magtatapos. Sinabi niya sa Pilipos 1:27, let
your conduct be worthy of the gospel of Christ. Hayaan natin ang ating mga gawi, ang ating pag-ugali ay maging karapat-dapat na tawaging mabuting balita ng Panginoong Jesus. Ate Roan, pwede mo bang i-flash yung ating awitin na Oh, praise the name. Maganda po yung awitin na inintroduce sa atin, marahil karamihan sa atin ito ay first time nating marinig. And may I call on the music team to help us out. Let us sing this song, Oh, praise the name. Dahil itong awitin ito ay pagpapakita kung sino si Kristo at dapat natin siyang papurihan. At ito yung dapat natin maging dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Because of praise the name. We praise the name of Christ. And this is the reason why we should all be here, because of Jesus Christ. Ang sabi ng chorus, O praise the name of the Lord our God, O praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Awitin natin itong O praise His name, tayo pong lahat ay tumayo. O praise His name, the Lord our God. The name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Calvary, where Jesus bled and died for me, I see His wounds, His hands, His feet, my Savior, that cursed me, His body bound, drenched in tears, they laid Him down just to the ancient sea. By heavy stone, Messiah still and all. All together, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. In endless days we will sing of praise, O Lord, O Lord our God. The Son of Heaven rose again, O trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Sun shall pierce the night.
gaze transfixed. Amen. On Jesus' face. Fix our eyes on Jesus. All together, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. Samba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Ang sabi po ng Panginoon sa Malakias 3:10, ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawa ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa diwa po na ito ay tayo po ay nasa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering at inaanyayahan ng lahat ng mayroong nais na magkaloob ay lumapit sa may harapan habang tumutugtog po. Sinasabi sa salita ng Diyos, siksiklik at tumaapaw. Praise God from whom our blessings flow. Praise Him, all creatures fair and low. Praise Him, all body heavenly. Father, Son, and Holy Ghost.
Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang aming tunay na Diyos na namin sinasamba. Salamat sa pagtanggap nyo sa aming mga ginawa ngayon at alam po namin na kayo'y nasisiyahan. Dalangin din po namin nama ang mga handog na ipinagkaloob ng inyong mga anak. Magamit namin ito sa ikalwalhati ng inyong pangalan. Dumadalangin po kami nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y mga po. Tayo po ay nasa ating mga pagbabalita ngayon. Ngayon, February 21, 2021, ang attendance po natin ay 107. Purihin po ang Panginoon at tayo parami ng parami. At wala po tayong bisita ngayon at makikita natin sa screen ang ating mga announcement and acknowledgement. Tayo po ay nasa ating mga announcement. At gaya ho ng nabasa po natin, ay tutuloy po natin. Sa worship service po ay ang ating pong presider ay si Brother Ronel Abilitado. At ang speaker po natin ay si Pastor Jebo Banzuelo. Ito po ang ating anniversary. At ang song leader po natin ay si Sister Sarah Mendoza. Ang prayer meeting po, February 17, ang participant po ay speaker po natin ay si Sister Ann Hernandez. Ang preacher o ang presider ay si Brother Pito Felipe. At ang song leader ay si Pastor Heidi Angeles. Ina-acknowledge din po natin ang flower sponsor sa araw na ito, si Sister Diane Gonzalez. At ang special announcement po natin, na gaya na nabasa na rin natin, ulitin natin, lahat ng miyembro who had filed up the membership form are encouraged to have their photo taken for ID after worship service today and pay 100 pesos to their auxiliary president. Alam natin, December 30, anniversary, February 28, 3 p.m. At ang ating speaker ay ang ating Pastor Jebo Banzuelo ng DCIS. Magkakaroon tayo ng pre-ride home after worship service. Makipag-coordinate na lang po tayo sa mga driver. Kung wala na po, ay tinatawagan natin ang ating pastor.
Bago po tayo manalangin, ating dinatawagan ang representative ng ating anniversary committee, Brother Ronel Abilitado, para sa huling mga pagpapahayag tungkol sa anibersaryo. Magandang umaga pong muli at nais ko lang pong muling ulit-ulitin ang ating pong gaganaping anibersaryo. Ito ay sa linggo na. Excited na po ba ang bawat isa? Oo, kasi hapon po ito, alas 3 ng hapon. Baka sa sobrang excited ninyo, alas 9 nandito kayo. Ano po? So 3 PM, isuot po natin ang ating gray t-shirt. May print man po yan o wala. At kung wala talagang gray t-shirt, kahit naman po anong presentable na damit ay maaari naman po. Nais din po nating paunawa na tayo ay nagme-maintain ng dami ng a-attend sa linggong iyon. Kaya kung meron tayong mga kaibigan, huwag na po natin munang invite. Ano po? Tayo. Saka na lang po sa susunod na mga linggo na lang po muna. At sa a day before, sa Saturday po ng hapon, magkakaroon po tayo ng bayanihan. Ano po ito? Sama-sama po tayo rito, maglilinis. Palagay ko, Pastor, mapalitan itong pintura ng ating simbahan. Gray tsaka yellow na. Hindi, joke lang po. Ano? So maglilinis po tayo, sama-sama tayo para maging maganda ang ating iglesia sa pagdaraos ng ating apo, ng ating anibersaryo. Pagkatapos po ng bayanihan o paglilinis na yan, ay itutuloy po natin yung general rehearsals. Alam ko po na ang bawat auxiliary ay naghanda talaga na kanilang ipakikita. Ano po? Pero huwag po yun. Huwag yun ang ating tingnan. Pastor, ano? Si Jesus. Ayan. Ganyan ang mensahe. Huwag tayo maging excited sa mga yon. Talagang ang gospel ang ating panabikan. Ano po? So, pero maraming salamat sa effort na ginagawa ng bawat auxiliary. Ang kanilang paghahanda ay talaga namang ganun na lamang. Ito po ay gaganapin. After ng ating bayanihan, siguro mga around 3, magkakaroon po tayo ng general rehearsals. Lahat po ng involved ay dapat din narito. At nais din po nating ipaalala na upang tayo ay lalong maging safe o ligtas palagi, kahit na nasa loob ng iglesyang ito, ay panatilihin po natin ang ating physical distancing. Palagi hong magsuot ng face mask at gayon din ng face shield. At upang hindi tayo maging magsalansan sa labas, siguro ay malayo pa o nasa bahay pa lang, alamin na ninyo kung saan nakalagay ang inyong I am safe ID. O dahil paglabas po dyan, ipakikita parang sa ganon ay hindi po tayo nagmamadali o kaya naman ay hinahabol pa lang ating mga ushers. So, yun po ay mga paalala lamang po. So, mag-excited po tayo sa susunod na linggo para sa ating church anniversary. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Ronel. Kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo, ng San Ildefonso Alliance Church ay naisarado ang kanila pong church. Hindi pinayagan na sila ay magtipon-tipon sa worship service dahil mayroong nagpositibo sa COVID. Ibig sabihin, mayroon pong mga pinilit pa rin umaten sa church dahil sa tingin nila, hindi naman niya makakahawa. Ubo lang naman to, sipon lang naman to. At saka, hindi pa naman lumalabas yung swab test ko. Yung pag sinabi pong i-quarantine, kailangan nasa bahay, mayroong pumupunta sa church na naka-quarantine. Gusto ko rin po sabihin sa inyo na ang Giginto ay naapektuhan. Ang Giginto Alliance Church ay 2 linggong hindi nag-worship service. Ang San Miguel ay 1 week na hindi nakapag-worship service. At nakakalungkot kung mabalita natin ang sarili nating church, Baliwag Alliance Church, kung kailan mag-anniversary ay mabalitaan nating cancel dahil mayroong pasaway na miyembro na dapat nag-face shield, walang face shield. Dapat nag-face mask, walang face mask. Dapat hindi nagpo-post sa Facebook nang walang social distancing, post pa rin ang post. Hindi lang sa wall, pati My Day, puro magkakatabi. Sige po, bago mapahaba yung aking sermon, paalala lamang naman po ito na may pagmamahal. Mahal ko po ang church.
Mobile patrol ba 'yon ng barangay? Ha? Ha. Sinusundo na tayo. Oh, dahil po diyan, muli pinapaalala natin. Face mask, face shield, I am safe QR code. At sana huwag itong maapektuhan ng ating pong pagsasama-sama. Nandiyan na po ang bumbero. Tayong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer benediction. Ang ating pong barangay ngayon, dire-diretso na po yan. Yung Tarkan, makinabang, pinag-isa na po ngayon. At nagbobomba na po ngayon, nag-spray dyan. Hindi po yan nag-spray ng Linggo. Sa ilang buwan na, hindi nag-spray. Ngayon, nag-spray. Ano ang ibig sabihin yan? Alam na natin ang ibig sabihin. Kaya tayo ay maging maingat. Manalangin po tayo. Panginoon, walang ibang tanging makapagbibigay ng proteksyon sa amin kundi kayo. Pero sa kabila nito, kailangan din naming maging maingat. Kailangan din naming sumunod sa protocol kahit hindi kami sanay. Panginoon, tulutan ninyo na sa mga ganitong pagkakataon, makita sa amin yung pagsunod. Dahil sa mga bagay na ito, nahahayag din kung sino kami at kung anong church ang aming daladala at sino ang aming sinasamba. Tulungan niyo po kami kung paanong lahat kami nagkakamali, lahat kami bumabagsak, lahat naman kami, Panginoon, ay marumi. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging disiplinado, matutong sumunod, at higit sa lahat, magpasakop sa inyo. Sa inyo namin niaalay ang bawat desisyon na aming gaganapin, ang aming anibersaryo sa susunod na linggo, iniaalay namin sa inyo. At ang nais namin, Panginoon, yung maluwalhati kayo at makita ng mga kapitbahay namin, ng buong barangay namin, dito sa Baliwag Alliance Church, na itataas ang Panginoong Jesus, ang naidedeklara ang Panginoong Jesus, ang bukang bibig ng mga miyembro, yung kamanghamanghang gawa ng Panginoong Jesus. Aming dalangin, maging kasangkapan kami sa ikahayag ng inyong kaluwalhatian sa aming buhay. Inyong ingatan ang bawat isa, inyong paliwanagin ang inyong mukha sa kanilang mga buhay upang kayo ang maluwalhati, maparangalan ngayon at magpakailanpaman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless. Happy Sunday!